they would be led astray by me. Why I would bring a shame and dishonor on my own face. Even if, for the time being, I avoid the punishment of men, I shall never, whether alive or dead, escape the hands of the Almighty. Therefore, by manfully giving up my life now, I will prove myself worthy of my own age, and I will leave to the young a noble example of how to die willingly and generously for the revered and holy Lord. He spoke thus and went immediately to the instrument of torture. Those who shortly before had been kindly disposed, now because hostile toward him, because what he had said seemed to them utter madness. When he was about to die under the blows, he groaned and said, "The Lord, in his holy knowledge, knows full well that, although I could have escaped death, I am not only enduring terrible pain in my body from this scourging, but also suffering with joy in my soul because of my devotion to him." This is how he died, leaving in his death a model of courage and an unforgettable example of virtue, not only for the young, but the whole nation. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord upholds me. The Lord upholds me. O Lord, how many are my adversaries? Many rise up against me. Many are saying of me, there is no salvation for them in God. The Lord upholds me. But you, O Lord, are my shield, my glory, you lift up my head. When I call out to the Lord, he answered me from his holy mountain. The Lord upholds me. When I lie down and sleep, I wake again, for the Lord sustains me. I fear not the myriads of people arrayed against me on every side. Rise up, O Lord, save me, my God. The Lord upholds me. The Lord upholds me. That you may be worthy to stand before the Son of Man. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of the Lord be with you. Luke. Glory to you, O Lord. On entering Jericho, Jesus passed through the city. There was a man there named Zacchaeus, the chief tax collector, and a wealthy man. He was trying to see what Jesus was like, but being small of stature, was unable to
Sa Petrus, hurry down. I mean to stay at your house today. He quickly descended and welcomed him with delight. When this was observed, everyone began to murmur. He has come to a sinner's house as a guest. Zacchaeus stood his ground and said to the Lord, I give up my belongings toward the poor. And if I have defrauded anyone in the least, I pay back him fourfold. Jesus said to him, today, salvation has come to this house, for this is what it means to be a son of Abraham. The Son of Man has come to search out and save what was lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kalimitan po ay ginagawa po si Zacchaeus. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19. Yung unang sampo versikulo, chapter 19. So, kinukuha ko ito, lalala ko sa usapin na pagbabayad ko. Pagbabayad ko. Na sabi ko nga po ay yung pinakabasihan kung bakit tayo mayroong purgatorio na ipinahayag ni Mateo. Kaya kung bagay ka po siya, pinakin niya rin ko, no? Yung charity, ibibigay ko ang kalahati ng aming kalikarihan sa mga lupa. Binigyan din po namin ang pansin ng piyesta bilang pagtugon na katulad isang partid bilang pagbubuti at matatalinong mga dalaga. Pangalawa, ay katarungan. Binigyan din natin isang partid bilang basta katarungan. Katarungan pa rin muna. Pero itong katarungan, in whatever works, kasi bakit? Kasi maliwanag kung ako eh, may nagayang sino man, apat na ibayo ang sasaulin ko sa kanya. Mahalaga kong binabalik-balikan dito kasi pakaroon magkaroon tayo ng prinsipal. Katulad ng mga isipan ng mga protestante na alam na hindi mo na kailangan magbayad kasi nasa Diyos ka lang. Ay, palakasan na lang. Which is very, very strong for Filipinos. Palakasan na lang. Baka akalain natin na kapag tayo ay namatay ay palakasan na lang. No. Kinakailangan na tayo magbigay ng hinihingi ng katarungan. On what about sa lumang tipa, 3 times na amount. May nakuha kang piso, 3 piso, babalik mo. Sa bagong tipa, kay sa chaos, anything that is more than the requirements. Kaya ang sabi niya, 4 times na amount. If you put too higher, the better. Kasi nilalampasan mo yung ibinibigay. Ibig sabihin, kung may nakuha kang piso, kinakailang ibalik mo ng 4 na piso. Times 4. So, yung kalitin lang kong binibigyan pa siya, kaya po itong pinagkukunan ng pasit. Kasi
Bakit po? Kasi baka mayroon, ano, pero kayo lang yung isipan na, di ba rin na, sa Panginoon ko naman, malakas ka na sa Diyos. Hindi mo na kinakailangan magbayad po rin. Ano yung implication? Kaya pag kami sabi yung mga tao, hindi nagbabayad ng utang. Huh? Kasi bakit? At the back of their mind, iniisip nila yung malakas na ako sa Diyos. May binigay naman ako sa Diyos. Ah, iba yung ibinigay mo. That is charity. You have to render the requirements of justice. Kung sa pag-aala mo na yung tulong mo ay sasapaw ka doon sa pagkakautang mo, maniwala ko, dapat 4 times ka ako ng hinakaw ko. Kasi baka mo kayo magkagulo at magkaroon ng maling isipan. No? Baka kalahin namin yung tayo mga sirugod-hood. Hindi. Yung namang kiturahan ko, binigay ko sa mahihiraw. Mali. Kung pagbabasya natin yung pinahitin sa kayo, hindi. Kung ikaw ay kumaraan ng 1 million, to render the requirements of justice, hindi ko pwede na hindi. Binigay ko naman yung 1 million sa mahihiraw ko. Ang dapat ibibigay mo yun sa bayan ng Lord. 4 million. Hindi mo pwede sabihin na, ibinigay ko naman yan sa may hira. Alam-alam sa Panginoon. Ako hindi. Kung ikaw ay nangulakot ng 1 million, ako, ang dapat na ipalik mo, ang tapang natin ay pagbabayad ko rin, ay 4 million. Ay siguro sabihin natin, pinapalaro ba natin yung aming kaligtasan? Hindi. Ligtas kami. Ligtas ka na. Gawa lang yung pananali. Pero, sabi nga natin, nasa holding area ka pa. Kung tawagin natin, at yung holding area rin, yung purgatory. Kasi hindi mo pa yung binibigay yung hindi na matawag. Kaya mo dapat maging maliwanag sa ating ito. No? Kasi pakakalain natin, ito ay mga siwa din mo. Okay na yun. Kasi yung naman ating ninakaw, ibinibigay din namin sa iba, hindi tayo na kinapak. No. Yung rendering of the requirements of justice, inakitibigay mo ulit. 4 times na ako. 4 times na ako. Para masabi mo na tunay na tumutulog mo sa panawagan ng Propeta Papad. Katulad na itinayal ni Zacchaeus na tinawag ng Propeta Papad. Kaya mahal niyo na kung saan ay ito yung binibigyan namin ng higit ng pagpapahalaga. Higit namin makita namin ng pagpapahalaga sapagkat baka mamaya ay magkaroon tayo ng tawagin natin ay yung maling pagkaunawa. Katulad natin pa yung pagkaunawa na katulad na pag-isipan ng Robin Hood. Yung pag-isipan ng mga protestante, namin, ha? Dahil ikaw na nalangin na sa Diyos, hindi ka na kinakailan magbayad. Hindi, kinakailan pa rin magbayad. Ligtas ka na. Pero kinakailan pa rin magbayad kasi bakit? Ikaw ba? Na kung talaga kasama mo ang Diyos, maaki mo na hindi ka magbayad sa ginawa mong kalukuhan. Ikasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Sa noon yung may kapakita ng talaga mo. Yung kalukuhan mo ay nakalapat
Sabi nga natin, ay i-justify mo yung mga pagkakaulang mo o yung mga kakulangan mo. Kaya bahagi ng patuloy natin ipagalangin sa kapalang pagkakaulang. Sana po, yun yung maging maliwanag sa akin. Kasi sapagat po, sa akin na ngayon, ito yung hinahamon sa libro ng aking ginagalawa. Kaya lang medyo may malaking pagkakaulang kasi pag pinag-usapan natin yung hinihingi na matalo ka. Kasi kinakailangan natin na tugunan yung hinihingi na matalo ka. Bahagi mo na kung saan yung makita mo natin. Marami po implikasyon na mag-ilalahan natin. Katulad na limawa na rin. Yung tamang magpapasako. Katalo ka nyo. Yung tamang magpapasako. Siyang ayaw sa batas na hinakda ng lipunang ginagalawa natin. So, bahagi mo na makita mo natin. Kasi kung isa kayo magkama na, eh, Father, marami nang lang pinigibigin. Pero yung sakot yung mababa. Makita mo natin. Makakarunan tayo. Mayroon ka talaga pa marami nang ibinigay. O baka yung ibinigay mo ay talaga lamang hindi bigay dapat ko. Kung tuusin niya rin, ay talagang para sa kanya yun. So, mga ganong kasi ng kaos na kaisipan. Patawa ka. Kasi, yan po kagmisa din mong sinisito na, kaya, natapos lang po ng November 1 at November 2. Kaya, bago yun, napakalot na lang itinuturo, lalo-lalo na ako, ng panalangin namin para sa mga pagkakas. Kasi yun ay bahagi na rin para ibigay ang hinihingi ng katawan. Hindi na po namin pinag-uusapan yan kung itong takapit ay maliging kasundi. Maliwala na po yun. Gawa na kanyang pananalig sa Diyos. Sigurado isasapan na siya ng Diyos. Pero katulad din na kayo, na alin, ginagdaman ng Yesus yung kanyang bahay. Niligtas na sila ng Diyos kasi pinagpalo na sila ng Diyos yung kanyang uusang bayaran. Pero nung sabi ni siya kami ni sa kayo, nung sabi ni sa kayo, ay ibigay ko po ang ikahapag na parang ina sino mang nakunatay. Hindi sinabi ni Yesus na, huwag na, huwag na. Dahil nananalig ka na sa akin, hindi mo na kailangan ibigay yung ika-apat na bahagi. Hindi yan sinabi. Pero, isa po, no? Kasi ito yung isang bagay na pumusin ko ay very central. Kaya po kung isa, yung isipan ng iba. Kaya po, huwag kayong magtaka. Kung may mga taong, ang hirap-hirap magbayad ng utang. Bakit? Wala sa kanila ang sense of justice. Hindi na ituro sa kanila ang sense of justice. Akala ka nila rin, malulusod na nila. Akala nila, hindi nila pag-uusahan yun sa portfolio. Then, kung maipapayag natin dito sa lupa, bayaran na namin dito sa lupa. At yung patuloy namin po nalangin, lalo-lalo sa mga manang sa buhay, ayun ay panalangin natin na pagpapayag para maibigay ang hinihingi ng katarungan. Hindi para sa kaligtasan, yun yung pagpapayag para maibigay natin yung hinihingi ng katarungan.
Kaya, tingnan mo na kung konsumorto magulang mo sa akin yung mahalaga ng sense of justice yung mga may utang magbaba yung hindi na tayo pagawa ng kalukuhan kung maaaring iwasan natin ang pagawa ng kalukuhan. Bakit? Ang isipin natin pagbutusan ng kapatid. Four times the amount. Pray, brethren, for the sacrifice to be acceptable to God and the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and for the good of all His holy church. Receive, O Lord, we ask the prayers of your people. We do sacrifice our offerings at the Lord and the recitation of blessed name. The mother of your son, the petition make one answer. No request to be made in vain. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to
Christ. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, for the Father, Almighty, and our God. And to praise, bless, and glorify your name on the commemoration of the presentation of the Blessed Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of opportunity, brought forth into the world the eternal life, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty. Dominions, adorers, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven just blessed seraphim. Worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with yours in humble praise as we approve. In a similar way, when someone was sending him to the judges and was not giving thanks to the disciples, saying, "Take this, all of you, and take one of the pieces of judges, my God, the blood of the Lord, our cousin, all of them, which you will be poured out for you and for the many, for the forgiveness of sins. Do this in memory. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his resurrection, we offer you, Lord,
bread of life and the chalice of salvation, giving thanks unto him, heaven's word, to be in your presence and ministers, you have to be prepared for taking the body and blood of Christ. We may be gathered to honor the Holy Spirit, remember the one who judges the truth of the world, and bring it to the fullness of judgment together with Francis, with the Tura, and all the world. Remember also, brothers and sisters, you are all masters in the hope of the resurrection, and all the way of God and of Christ. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, with peace throughout the universe. Amen. Mary, that we always sit and abide in the praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him, in the name of God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, of glory and honor is yours forever and ever. Amen. The lives of others, we may be able to be an apostle of charity and give and render the requirements of justice. Amen. Look not on our sins, but on our sins, and graciously grant thy peace and unity in the world.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to the supper of the heaven. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word that my soul shall be pinagdalaoban ninyo kami ng buhay na dapat natin igalang